kang magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po'y pinagdiriwang natin ang banal na misang ito para sa mga Kristiyanong pinag-uusig. Ngayon po'y ang tinatawag nating Red Wednesday. We pray for the persecuted Christians around the world na nawa sa grasya ng Panginoon, malampasan ang bawat Kristiyano naniniwala kay Kristo ang mga pag-uusig at naway maging matibay sa pananampalataya ang bawat Kristiyano sa kabila ng karahasan na kung minsan ay kanilang nararanasan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapayarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, iniibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo ay maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling salot sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo
iyaong hangad na tanggumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo ay kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako ng Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga o upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Iparatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ng Red Wednesday. Ito pong Red Wednesday, mga kapatid, ito po ay ating pag-alala at pananalangin para sa mga Kristiyano, sa kapwa natin Kristiyano sa buong mundo na nakararanas ng mga pag-uusig. Inaalala natin sila ngayon at ipinagdarasal. Hindi lingid sa ating kaalaman sa iba't ibang bahagi ng mundo at maging dito sa ating bansa kung minsan nakararanas tayo ng mga pag-uusig. Kung minsan pa ngay talagang mas matinding level ng karahasan dahil sa pagiging Kristiyano, dahil sa pagiging Katoliko. Subalit mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, tayo po ay binabalaan ni Jesus na talagang darating po ang mga pag-uusig. Darating yung mga pagsubok.
hindi para tayo takutin ni Jesus, kundi tayo upang bigyan ng lakas ng loob at pag-asa na sa gitna po ng mga pag-uusig, ang Panginoon po ay kasama natin. Ang Panginoon ay naglalakbay kasama natin, maging may pag-uusig man. Nagbibigay siya ng biyaya upang tayo ay manatiling tapat. Sinabi po ni Jesus, dahil sa aking pangalan, kayo'y uusigin. Pinapalalahanan tayo ni Jesus na ang pagiging tapat po kay Jesus ay maaaring magdala ng kahirapan. Hindi palaging madali. Sa panahon po ng mga alagad, sila ay dinala sa harap ng mga hukuman. Sila ay tinanong, sila ay pinahirapan dahil po sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Sa ating panahon ngayon, marami pa rin tayong paraan ng pag-uusig. Maraming karanasan ng pag-uusig. Kung hindi man tayo sa physical na pag-uusig, ngunit may mga pagsubok naman tayong nararanasan na maaaring nasa anyo ng pag-aalinlangan, pagtanggi ng lipunan, o kawalang pakialam sa pananampalataya. Ito po yung paalala ni Jesus sa atin ngayon. Huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggola inyong sarili. Sapagkat ang Espiritu Santo ay magbibigay po sa atin ng karunungan at tapang sa mga sandaling ito. Huwag mabahala. Pangalawa, sinabi rin po ni Jesus na kahit na ang ating mga mahal sa buhay ay maaaring maging dahilan ng ating mga pagsubok. Gayunpaman, tayo pinapalalahanan ni Jesus na maging tapat sa Kaniya. So ang una, huwag mabahala. Pangalawa, maging tapat ka pa rin kay Jesus. Sinabi sa ating pagbasa, sa inyong pagtitiis ay maliligtas ang inyong kaluluwa. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang bawat hibla ng ating buhok ay mahalaga sa Kanya. Alam natin niyan. Kaya nga't makaaasa tayo na tutulungan tayo ni Jesus sa ating paghihirap. Huwag mabahala. Pangalawa, maging tapat pa rin kay Jesus. Sapagkat ang pagtitiis po sa gitna ng pagsubok ay daan. Katulad ng ginawa natin po ng Jesus Nazareno, daan sa kabanalan. May mga pagsubok man po sa ating buhay, para bang hindi na natin kaya. How much more, mga kapatid, yung ating ibang kapatid na Kristiyano sa ibang bahagi ng mundo, sila po ay may mga pagsubok. Hindi katulad natin na tayo ay we benefit na sa ganitong kagandang pagkakataon, nakakapagsimba tayo nang walang pag-aalinlangan, nang walang pag-uusig. Ang iba po nating mga kapatid, hindi ganito kadali ang buhay. Sa gitna ng mga pagsubok, ang Panginoong Jesus nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng tunay na kaligtasan. Yung po mga pagtitiis po natin, yan po ay mga susi upang tayo ay tumatag. Yung ating pagtugon naman po sa mga pagsubok, ito po ay inspirasyon upang makita ng iba yung kapangyarihan ng pagmamahal sa Diyos. Alam nyo, the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Sa panahon na inuusig ang simbahan, lalo pong lumago ang mga miyembro ng nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa gitna yun ng pag-uusig, mga kapatid, may iba't iba tayong paraan ng pag-uusig. Subalit, mga kapatid, tandaan ang paalala ni Jesus. Huwag mabahala. Pangalawa, maging tapat sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok. Mga kapatid, ipagdasal natin ang ating mga kapwa Kristiyano sa buong mundo.
na nakararanas ngayon ng mga pagsubok, we pray for them. Nawa, lalo na yung mga biktima ng karahasan, biktima ng gutom, biktima ng mga kaguluhan, nawa ang Panginoon ay bigyan sila ng consolation. We also pray for those people behind the persecution. We pray for the conversion of their hearts, na nawa sila hipuin ang poong Jesus Nazareno upang magkaroon sila ng daan ng pagbabago, daan ng paglapit sa Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahan nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ang ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa mga diskriminasyon, laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago sapagat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay, at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Ating ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa kaniya. Pag-aanin mo ang sakit na aming nadarama, nawa ang mga paghihirap na naranasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo. Sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pagsiupo muna ang dahan.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaligdalan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa ikapagpapanatiling matatag ng mga nagdaralita. Dahil sa pag-uusik ng mga ayaw maniwala, ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiisin ang mga ngalay sa langit na katala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Pagsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan na hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people. Light for the world to see. Today, Lord.
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Available na rin po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan na kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ang may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin.